Hello guys, welcome back sa Pangkabuhayan TV. Sa video na to, pag-usapan natin kung paano po mag-request ng PSA na marriage contract, birth certificate, death certificate at saka CNMR. So dahil po sa nangyaring COVID, nauso po itong online. Although before COVID, mayroon ng ganitong method sa pag kuha ng PSA documents na hindi na kailangan pumunta doon sa pinakamalapit na PSA office. So ngayon po ay pwede na gawin online at i-deliver po sa inyong doorstep, sa pinto nyo mismo. So may kukulang bayad pero hindi naman siya ganun kalaki. At maliit lang ang difference kaysa doon sa pumunta ka po sa any branch. So ito po yung website ni PSA Servilis. PSAservilis.com.ph/census/index_. So sino ba ang authorized na kumuha ng civil registry documents sa PSA? Ikaw mismo. Ikaw ang gagawa sa online. Pwede yung asawa mo, parent, guardian, at yung mga authorized na judicial or other proceedings to determine the identity of person. So, court or proper public official whenever absolutely necessary in administrative. So, yan po yun. And in case of person death, the nearest of kin. So, kayo na magbabasa dyan. Hindi na natin basahin kasi maliwanag naman eh. Kung hindi ikaw mismo ang tatanggap ng documents, kailangan lang ng authorization letter or SPA, official power of attorney. Then, kailangan may valid ID. At saka signature yung representative at ikaw na nag-request ng PSA documents. So hindi po ibibigay, mostly kasi ang ginagamit nila is Tugo. Si Tugo hindi po binibigay kung hindi ikaw mismo, authorized representative lang ang nandoon. Dapat po mag-iwan ka ng inyong photocopy sa iyong valid ID with signature. At dito ngayon sinama na po yung PIL ID. So yung mga mayroong temporary pwede na, maliban na lang dun sa wala talaga. So yan, ang pindutin mo lang tong got it. So mamili ka dito: birth certificate, death certificate, marriage certificate at saka CNMR. For example, birth certificate. So ito po ang itsura niya. Ayan. Mayroong online application na. So dito ka papasok sa request now. Dito ka sa request. Although pwede naman dito sa kabila, pwede ka din dito request certificate dito sa number 1. Pag pindutin mo kasi yung ito either dito, ang lalabas next ay ito talaga. So kung magre-request ka ng birth certificate, request now, then ang lalabas ay ito. So mayroon pong confirmation dito, yung PSA Servilis accepts requests for delivery within and outside the Philippines. Mayroong babayaran, 330 pesos para sa birth certificate, marriage certificate, death certificate. Pero sa CNMR, 430 ang babayaran. Mas mahal yung CNMR. So, i-next mo lang ito. Pag next mo niyan, may katanungan na was there any correction of or amendment? Kung wala naman, no. Kung mayroon na pong correction, lalo na yung mga pinaregister na hindi pa kasal yung mama, tapos ang papa hindi pa siya doon ang father, so pwede yung ihabol pagkatapos ng kasal, may correction ang mangyayari. Then, were you able to previously get a copy kung nakakuha ka na ng PSA before? Yes or no? Kung hindi pa, no.
Pero halimbawa noyan diyan na o kung nakakuha ka na nung nakaraan tapos siguro nawala or nabigay niyo po na wala na kayong kopya, so kukuha kayo ng panibago, so yan po yung ano ninyo, no at saka yes. Then click niyo po yung next. Dito po sa next, ito po ang laman. Ano ba ang laman dito? Yung pangalan sa nag-request, yung pangalan mo, una mong i-enter yung last name, apelyido, yung pangalan, first name, tapos yung middle name. Then yung birthday mo, ikaw ito ha, itong ikaw na nag-request ng documents. It's either para sa iyo, sarili mong documents, or sa anak mo, or sa asawa mo, or sa magulang mo. So dito yung place of birth country, place of birth province, then place of birth municipality. Enter your birth date, tapos yung kasarian ninyo, then yung pangalan ng papa mo, apelyido muna, tapos pangalan niya, then middle name. Then sa mama mo naman yung pangalan niya sa dalaga pa, maiden name. Tapos relationship to the document owner, ano ka ba, authorized guardian, brother, cousin, daughter, father, grandchild, mother, nephew or niece, then others, grandparents, help kung para sa iyo, self, son, spouse, sister, uncle and aunt. So halimbawa para sa iyo, so yan po. And then ipapadala ba ito through embassy or government agency? Kung dito lang sa local sa Pilipinas lang, no ang ilagay mo. So select purpose of request, claim benefits ba para sa loan or employment abroad, employment local, others, for passport or travel, then school requirements. For example, sa passport, yan po, ano ninyo, i-click, tapos next na. Then, sa requesters and delivery details, yun po yung address mo po na papadalahan ng documents. Kailangan po complete address and then yung contact number. Then, sa summary naman, i-double check mo kung tama lahat ng na-enter mong mga information. Then, sa acknowledgement na na-send na po yung request ninyo, then, ang next nyan is payment na. Dito na sa payment, ito yung supported ni PSA Servilis, pwede credit card or debit card, Visa, Mastercard, American Express, GCB, GCash, GrabPay, and ShopeePay. So kung nakita mo na to, automatic po may matatanggap na email at nandoon po yung reference number. Sa reference number, i-enter mo siya dito. Halimbawa, itong reference number nito, lalabas po ito. I-inquire natin para magbayad tayo through online. Hindi na tayo, pwede din magbayad kayo sa bayad center dyan sa malapit sa inyo, pwede din diretso sa GCash kayo ang magbabayad gamit ang reference na to. After nyo po malagay ang reference number na binigay ni PSA Servilis dyan sa box na makikita nyo po sa inyong screen, so pwede na nating pindutin ang go para lalabas na po yung option. So yan po ang lalabas, yung details ng nagbabayad. So proceed po tayo. So again, ang available po na mode of payment, pwede po siya GCash, pwede GrabPay, ShopeePay, Visa, Mastercard, American Express at saka GCB. So ma-redirect tayo sa Piso Pay. So dahil GCash ang gagawin nating mode of payment, pindutin natin itong GCash. So yan po. Enter ang GCash number.
Then, magpapadala ng code or OTP sa inyong cellphone para mag-proceed. Then, enter nyo po ang inyong 4-digit PIN. So, secure naman po ito kasi sa ano po ito? PSE service. So, ano na tayo? Magbayad na tayo sa ating Unisys or sa ating request na PSA documents. So, dadaan po kay Unisys Managed Services Corporation. Ayan na. So, transaction result. Okay, nag-back na siya. Ito yung payment acknowledgement. Lalabas din ang payment acknowledgement na pwede nyo pong i-print. Ayan. So, bayad na tayo. Check natin sa ating GCash kung nagbawas na ba. Wala po siyang, I think walang extra charge. Check natin kung 990 ba talaga ang binabawas nila. Kasi normally may charge yan eh. I think 15. Tingnan natin dito kung ano. Oh, wala nga siyang charge. Wala siyang charge. 990 talaga ang binabawas. Hindi na nagcha-charge si GCash. Wala po siyang system charge. Kaya maganda pala dito kay ano. Maganda dito kay GCash magbabayad, which is lahat tayo ngayon ay marami, mostly sa atin mga may hawak na cellphone ay mayroon ng mga GCash account, kahit nga yung mga bago lang nag 18 years old may GCash account na. So ganun lang ka ano, ganun lang ka dali ang pag-request at pagbabayad ng PSA. So check natin dito. Mag-check tayo ng status dito. Sana. Check natin tong uli ang ating dito daw, check status, request status. Result, birth, ayan, mayroon na siyang status, wala pang tracking number, so antayin na lang natin. Anyway, kung kayo po ay nagplanong umorder ng PSA sa PSA Servilis, gawin niyo lang po online, kailangan lang po marunong kayong mag-internet. Actually, hindi naman talaga kailangan na magaling. Basta marunong lang kayong magbasa at marunong din kayong magbayad. At of course, mayroon din po kayong sariling GCash para mabayaran nyo po agad. Then, antayin nyo natin kung ano ngayon. October 19. Ginawa ko tong request kanina pang hapon, pero ang bayad natin ngayon alas 7:44 PM na. So tingnan natin kung kailan mag-update, baka bukas pa to kasi gabi na ngayon eh. And then ilang araw from date of payment to delivery na ma-receive natin. So check natin, gagawa din na tayo ng update dito. Anyway, maraming salamat po at shout out po sa lahat. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa Pangkabuhayan TV, please subscribe po sa YouTube channel namin. At maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam!